US Marine na kabilang sa joint training exercise ng Pilipinas at Amerika ang posibleng suspect daw sa pagpatay sa 26 anyos na transgender na si Jeffrey Laude. Dahil dito, nangangambaho ang ilan na baka raw hindi mabigyan ng hustisya ang biktima dahil sa Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan naman ho ang pag-uusapan natin at hihimayin ng ating UH Resident Analyst na si Professor Winnie Monsod. Magandang umaga, Tita Winnie. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, mga kapuso. Alam nyo, this is like a nightmare. Mm-mm. It's starting all over again. Noong 2005, si Nicole, you know that yes, Nicole raped? Lance Corporal ayun, Smith. Lance Corporal Smith. Ang problema na naman, yung sino ang merong custody over the rapist, over the criminal. Yes. And ayan, hindi na-resolba noon. Hindi pa na-resolve ngayon. Uh-oh. Eh, lalo na ngayon, kasi maraming dumadating, no? We need the American help. Let's face it. Yes, we need American help in dealing with China, in dealing with everything. But, ito ang masama, mga kapuso. Alam nyo, sa Korea, sa Japan, kung saan may base ang mga Amerikano, palagi ang local officials, ang local government, ang may custody. Yung, you know, they have full custody over the defendant or whatever. Dito, gusto parang nila... Parang walang ngipin, ano, ang batas natin. Ay, wala. No? Ayun ang kailangan tanungin natin to our DFA, guest. Because we want to find out bakit ba palaging ganyan. Uh-oh. It is always the Philippines who is parang... Agrabyado tayo parate, di ba, Tita Winnie? Ang yun nga yung tinatanong, ano, kasi recently nagbigay ng pahayag si DFA Secretary Albert Del Rosario na kapag heinous crime, ay pwede naman daw na mabigay yung nararapat or... Kesa heinous crime, kesa anong klaseng krimen, pag ginawa dito sa Pilipinas, dapat ang Pilipinas yan ang tatanungin meron. Natin. That is what is important. At kaugnay po niyan, makakapanayam na natin si Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose. Magandang umaga po sa inyo, ASEC Charles. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tigasubaybay. Oo. Ano itong basta heinous crime? Since when was there a distinction between heinous crime and other crimes for the custody of Americans who have committed an offense in the Philippines? Kare-review ko lang po ng mga relevant provisions ng DFA. Pero wala po akong nakita na may distinction. Qualification, no? Na yes. Dapat heinous crime bago po maging ma-custody natin. Pero hindi po ako yung talagang expert sa DFA. So, abay naman, aba naman, Secretary Jose, makakabasa ka naman, hindi ba? Simple naman ang lengguahe. You know, there is no word heinous crime. Why does Secretary Del Rosario want to make a distinction between a heinous crime, yung karumal-dumal na krimen, at saka hindi? Miski ano, hindi ba? What is your opinion, ho? Well, ang understanding ko po ng VSA, sa particular case na po ito, no? Sa atin po ang criminal jurisdiction. Of course. Pero nakasaad din po sa VFA na ang custody ay sa US side po. So may ganun nga? Talaga, oo. Bakit opo, nga? I mean, hindi ba nung nangyari kay Daniel Smith at saka Nicole, yung bang, you know, they took him away at midnight, si Daniel Smith. At nilagay midnight, sa US Embassy. Inalis nila sa Makati Jail, dinagay nila sa US Embassy. Bakit ba ganon? Tapos hindi ba nagalit tayo? Pero that's 12 years ago, nawala na ang galit natin. Yung nga po ang common perception po, no? Na talagang parang in-spring siya from prison. Pero... Of course he was sprung from... Kapon po, pinag-usapan din po. Actually, may request po ang US government, no? Na... they will take custody of si Daniel Smith. Okay. ASEC, ito ha, ilalagay ho natin sa perspective na mismo, yung sinabi ho ni DFA Secretary Albert Del Rosario, may hiningi na ho ba siya? Kasi yun ang sinasabi niya, pwedeng hingin yung kustodiya kapag heinous crime. Sa ngayon ho ba, meron na tayong aksyon na ginawa hingil po dito? Yung paghingi ng custody, I mean? Una-una po, wala pa pong, hindi pa po identified, no? Kung sino po yung sila rin. Wala pa pong count charge. So, hindi ho, meron na ho. Maaga pa po, no, para
i-consider pag-request ng custody? They have already been presented to the witnesses, hindi ba? Meron na naka-witness eh. Na-identify na ho siya, pero hindi pwedeng ma-identify ng mabuti kasi wala palagi. Nasa custody ng mga vapor. Nasa vapor siya. Paano kaya siya maiimbestiga? Hindi ba? Bakit ba siya pinoprotektahan? Eh, yung ating kababayan, eh, napatay. Kawawa ka naman. Asek, eto ho eh basically gusto lang ho namin malinawan. Kasi ang sinasabi naman ho ng US Marines ay nasa kanila na, no? Na-identify pati nga daw hinuhold na yung dalawa pang ibang kasama. Ano ho ba ang update naman ng DFA tungkol doon? Ano ho bang gagawin natin para matiyak na this time around magkakahustisya ho ang biktima? Kaya po, no? As far as we know, ongoing pa po ang investigation na sinasagawa po ng Philippine National Police. Sinintay pa po namin yung official result ng investigation na to. As far as we know, wala pa pong taong na-identify, wala pa pong taong na-charge. But so kung na-charge na po sa court, no? Charge? But Mr. Jose, how can the Philippine National Police do an investigation when the suspects are not even available to them? How can you do that? You know, the Philippines must take a stand. Amin na yan para makita namin. Kasi na-investiga na yan ng mga Amerikano eh. Uh-huh. Alam na nila kung sinong gumawa nun eh. Hindi ba? Siguro ho, Asek, ang sinasabi lang ho namin, ang DFA ang dapat manguna dahil kayo ho ang talagang kumbaga nakikipag-usap, supposedly pagkaganito, dahil alam naman ho natin, di ba, na limitado talaga ang access ng ating magiging investigasyon kung wala hong panguna ng DFA. So, with this, siguro, Asek, any word na lang from DFA, siguro ano ho ba ang saloobin naman ninyo ukol dito? Words of comfort, Asek. Kami naman po, ina-assure namin yung public, no, na we are committed to do our part to ensure that justice will be served. Okay, we'll just wait for that, I guess. Wala talagang... No, it really is something that has to be solved now. Oo. I mean, ho, we cannot continue giving the United States all the benefits of the doubt, really. Okay. Mag-aabang ho kami, Asek Charles Jose, sa inyo pong pinangako na bibigyan ho natin ng karampatang hustisya ang biktima. Maraming salamat po. Ang bait-bait mo naman. Thanks. Oo. Maraming salamat, DFA spokesman Charles Jose, at syempre kay Tito Winnie Monsoon. Thank you. Okay.